Nakatap ng patayuan ng apartment ang mahigit 1,000 pamilyang ilegal na naninirahan malapit sa San Juan River sa Quezon City. Pero inireklamo po ng mga residente ang pagpapabayad sa kanila ng 600 piso kada buwan. May ulat on the spot si Mark Salazar. Mark? Pia, alam mo, karamihan ng mga nakatira sa tinatawag na danger zones dahil nasa tabi halimbawa ng ilog o waterways ay hindi nakakaramdam ng panganib kahit na umulan. Katwira nila eh, sanay naman na silang lumikas kapag lumalakas ang ulan. Kumbaga, it's a way of life para sa kanila. Mas kinakabahan nga daw sila kapag yung napapagtuunan sila ng pansin ng gobyerno para i-relocate. Ayaw nila yung balik probinsya o relokasyon sa ibang probinsyang wala naman silang dadat ng hanap buhay pagdating doon. Kaya pinaka ayos sa kanila sana kung ang itong ginawa ng Quezon City DSWD na in-city relocation kung tawagin. Kumbaga kung hindi mismo doon sa kanilang kinatatayo ng bahay yung kanila ring titirahan ang mas maayos, eh yung malapit man lang sa kanilang pinagtatrabahuan at dati na nilang tinitirahan. Dito sa Barangay Doña Imelda, Quezon City, may 1,136 families na nakatira sa tabi ng San Juan River ang iaatras ang tirahan nila ng 5 metro mula sa ilog at tatayuan sila ng 1,165 unit 4-story apartment na nakatayo raw bago matapos ng taon. Pero syempre, Pia, walang libreng apartment. Pagbabayaran din nila ng 900 pesos per family yung apartment na ia-award sa kanila. Na inireklamo naman ng mga residente dahil baka daw di nila kayanin. Bibigyan din sila ng 18,000 pesos ng DSWD, one time lamang ito, kada pamilya, para pantawid naman habang itinatayo pa yung apartment building na paglilipatan sa kanila. Nirereklamo rin nila yan dahil sabi nila ay kulang daw yan para ipagpatuloy yung kabuhayan nila at pangungupahan nila. Halimbawa, sila yung mangungupahan sa ibang lugar. Pero pinakamainam na raw ito at nais ng DSWD at si Vice President Jojo Marbinay na nandyan din kanina sa groundbreaking na maging modelo ito ng pagre-relocate ng mga nakatira sa waterways na in-city kung maaari i-absorb din ang mga syudad, yung mga residente, yung mga informal settlers na matagal nang nakapanirahan doon. Pia. Mark Linawi ko lang, yung 900 na pinapabayad sa kanila, kada buwan ba ito? Kada buwan, Pia, kasi alam mo itong magtatayo niya mga apartment na yan ay korporasyon din na bubuin para dito sa proyektong ito. So yung korporasyon ang magtatayo ng building, kaya yung mga residente, ang babayaran nila ay yung korporasyon. Hindi ito 100% subsidized kasi ng gobyerno. So talagang pagbabayaran lang 900 pesos kada buwan, hindi malinaw pa no, kung wala pang ganyang detalye, Pia, kung ano yung terms, kung up to what year or how many years yung pagbabayarang unit nila, yan daw ay pinaplansya pa ngayon dahil ia-adjust naman daw yan sa kakayanan ng mga pamilyang mag-a-avail ng unit. Sa ngayon kasi, ang ginagawa nila, Pia, may biometrics sa bawat pamilyang mahihirap. Sa biometrics na ginagawa ng DSWD, kasama dun yung sinusukat nila per family, yung kakayanan nilang makapagbayad sa mga unit na i-offer sa kanila for relocation. Yeah. Maraming salamat, Mark Salazar.